pabor sa mga Pilipino ang desisyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na italaga bilang susunod na kalihim ng Department of Education ang kanyang vice-presidente. At tapos pangalanan ni Presumptive President Bongbong Marcos si Presumptive Vice President Sara Duterte bilang kanyang education secretary. May meme na naging viral sa social media ang Let Me Educate You. Isang hypocrite catchline ng mga kakampik na kanilang ginagamit sa kampanya upang higayati ng mga botante na tinatawag nilang bobo at walang pinag-aralan na iboto si Lenny. Samantala po sa mas maraming Pilipino na maging education secretary si Sara Duterte ang uukumbanong vice president ng bansa. Si Eden Santos sa detalye. Our incoming vice president has agreed to take the brief of Department of Education. Sa kanyang talumpati ay kinumpirma ni Marcos na tinanggap ni Duterte ang nasabing cabinet post. So si Inday Sara, sabi niya kaya niya, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Umani ito ng suporta sa mga kababayan natin na tiwalang magagampanan ito ni Duterte batay sa kanyang track record at karanasan bilang public servant. Pabor po ba kayo na maging DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte? Okay! Yay! Yes? Bakit? Duterte kami. Para sa akin, okay naman yan eh. Siyempre kung saan siya mas makakatulong, talagang okay na siya doon. Hindi naman siya idadala doon kung hindi niya kaya. Eh, si Sara mausay yun kahit saan mo ilagay yun, okay? Kahit saan man, mas pabor ako kasi siyempre may karanasan siya at naging mayor din. May malawak na experience na. So yun na lang, pabor tayo. Alam ko, abogado yun si Vice eh. Kaya kayang-kaya ni Vice yun. Yun lang po yung kakalam ko. At saka may anak din po siya. Naintindihan niya po yung mga kwa ng mga bata. Siyempre maganda po yung ano niya eh. Yung pamamalakad. Kaya siguro susundin niya yung kung anong tinuro sa kanya ng ama niya. Siguro yun din ang ipapatubad niya ngayong 2022. Kung maging ano man si Inday Sara ng DepEd, baka sakaling may pagbabago din na magaganap niya. Sa pag-upo ni Duterte sa DepEd, hindi umanumalayong isulong nito ang Mandatory Reserve Officer Training Corps o ROTC. Welcome naman ito sa mga nakausap natin sa pag-asang maibalik ang disiplina at pagmamahal sa bayan ng ating mga kabataan. Sinabi ni Duterte na kailangan ng ating bansa ng mga makabayan na susunod na henerasyon na magsusulong ng kapayapaan at disiplina sa bawat komunidad sa bansa. Naging positibo naman ang tugon dito ng mga netizen na nakausap ng Net25 News. Kung ibalik niya yung ROTC, pabor ka ba doon? Ay, makakatulong po yun sa mga kabataan po. Kung isa yun sa makakapagpaganda ng morality and yung pagmamahal sa bayan natin, why not? Makakatulong din naman po sa bansa po natin yun. And sa mga kabataan po is makakapagbigay po siya ng disiplina rin. Ayun po. Okay lang yun, para may disiplina mga bata. Wala mga disiplina dahil dyan sa tinanggal yung ROTC. Noon, okay yung mga kabataan. Ngayon, wala na. Malaki din po yung naging impact nun. Sa mga kabataan, kung naiisip nyo po, mahirap siya kung iisipin. Pero syempre, nasa pag-training naman po yun.